Magandang buhay dyan mga Repa Pipso at mga pare ko. So nagbabalik tayo guys sa panibagong YouTube video. Ayan, so dati gumawa ako ng video tungkol doon sa pagre-repack sa pagre-regrease ng Halotech bottom bracket. Ayan, so may nakapanood guys, piniem ako. Pagdating naman daw sa ball bearing sa hubs sa harap, paano daw ang gagawin kung sakaling gustong i-regrease or i-rebuild. Ayan, so sa mga nagkakaroon ng problema sa kanilang hubs na ball bearing type pa guys, hindi pa naka-seal bearing, ayan, tamang-tama sa'yo ang video na to. So ang gagamitin natin ngayon guys ay yung itong bagong bili ko na Trinx M116. Take note lang guys, hindi pa sira yung hubs ng aking gulong. Gusto ko lang ipakita dun sa ating subscriber kung paano mag-regrease or check-in yung hubs natin kung wala ng grease or kung kailangan ng regrease or kailangan ng palitan. So, syempre, kailangan unang-una alam natin ang basic maintenance, syempre, ng ating pinakamamahal na mountain bike. Ayan. So, ano pang hinihintay natin, guys? Again, ipapakita ko paano mag-regrease, mag-maintain, at i-check-in kung okay pa ang ating bearing sa ating front hub. Unang-una, kailangan tanggalin natin yung gulong. Ang gulong natin guys, naka-threaded pa. So, hindi siya naka-quick release yun. So, yung iba, madali na nilang mababaklas. Pero sa akin, naka-threaded pa. So, gagamit tayo ng 14 para mabaklas. Yan. Hindi pala 14. 15 pala to. Yan. So, kailangan, syempre, babaklasin muna natin yung pinakagulong natin. Yan. So, ayusin ko lang yung camera. Yan. So, tanggal na kagad. Ngayon, kung naka-quick release kayo, guys, madali na. Kasi naka-quick release kayo, eh. So, ayan, tanggal na, guys. Then, tabi muna natin yung ating mountain bike. Dito tayo ngayon sa ating gulong. So, pag natanggal na natin yung gulong sa bike, guys, ang kailangan natin tatanggalin, eto. Eto. Kasi, andyan yung bearing cap, ayun, o. Oh. Ayan. So, kailangan natin ng, ano yan, 15 or 17. Check natin. Eto, 17. Ayan. Tapos yung nasa loob, isa pang 17. Ayan. Again guys, dalawang 17 ang kailangan natin. Bakit dalawa? Isa dito, saka isa dito sa kabila. Pampipigil nyo. Ayan. So kung ano yung tornilyo dito, siya ring tornilyo sa kabila. Ayan. So ito yung lock sa fork to eh. So, pipigilan ko lang dito sa left side ko. Tapos ito. Then, pipihitin ko lang. Hindi naman masyadong masikip yan, guys. Ayan. So, pag napihit nyo na, tingnan natin kung kaya na natin kamayin. Ayan. Yung sa kabila ng kakamay ko na, guys. Kung titignan nyo, guys. So, ito. Ayan. So, naluwagan ko na. Tanggalin natin para mas madali. Ayan. Siyempre, kailangan matanggal din natin to. Tingnan natin. Mukhang hindi to 17, ha. 15. Ayan. Ito yung 15, guys. 17 yung nasa labas, 15 yung nasa loob. Luwagan lang natin. Ayan. Ngayon, pag naluwagan natin yan, ingat kayo, guys, kasi may bearing yan sa loob. Again, guys, pinakita ko lang sa inyo kung paano pagre-regrease. Yan, na-regress ko na to guys nung pagkabili ko. Pagkabili ko guys, binuksan ko na kagad to, nilagyan ko ng grasa. Yan, so kung mapapansin nyo, bagong-bago pa yung grasa na yan. Ako na naglagay nyan. Yan. So yan yung ating bearing type. So kung mapapansin nyo, bagong-bago pa yung grasa kasi nilagay ko yan. Ginawa ko tong video para lang ipakita kung paano lagyan ng grasa. So, 2, 4, 6, 8, 9. 9 yung ating bearing. Ngayon, guys, kung marumi yung grasa nyo, guys, kung marumi, kailangan nyo ng linisin. Kung kaunti lang, kailangan nyo ng dagdagan. So, hindi ko tinanggal yung sa kabila kasi malalaglag. Pero, tingnan natin kung malalaglag siya. Ayan. So, ito yung ating axle. Solid yan, guys. Solid. So, ito yung cap. Dyan ngayon na umiikot yung bearing natin, no? Ngayon, kung kaunti, dadagdagan natin. Yan. Hindi ko na tinanggal, guys, yung disc brake. Ay, yung rotor.
Kasi hindi ko naman lininisin. Dadagdagan lang natin para lang ipakita sa inyo guys kung paano magbaklas nung axle or nung hubs or nitong ano, i-regrease itong front hub bearing. Yan. So, nalagyan ko na. Sa kabila naman, lalagyan natin. So, wala namang problema guys. Kung sumobra yan, lalabas naman yan mamaya eh. Sisirit yan mamaya. Kumbaga, aapaw. Then, pupunasan na lang natin. So, huwag kayong magtipid sa grasa. Yan. So, pag nalagyan na natin, babalik na natin tong axle, guys. Hindi ko na nilinis, guys, kasi bagong bili tong mountain bike na to. Ayan, niregrease. Ayan, sinasabi ko sa inyo, aapaw, guys. Ayan, o. So, pag umapaw, punasan mo lang. Then, balik mo sa pinaglalagyan ng yung sa grasa mo. Sayang eh. Yan, aapaw yan. Tapos, syempre, sa kabila, ganun din. Kakabit lang natin to. Ganun din dyan, guys, aapaw. So, ingat na lang. Kung kagagayahin nyo ako, guys, hindi nyo natatanggalin yung rotor, ingat na lang kayo. Baka malagyan nyo ng grasa yung rotor. Ako kasi, di ko na tinatanggal yan kasi alam ko naman na kaya ko. Yan. Ngayon, kung sa tingin nyo medyo kinakabahan kayo, baka malagyan ng grasa, tanggalin nyo na. Pero ako, since nakakatatlong beses na akong gawin ito, hindi ko naman nalalagyan ng grasa yung rotor. Okay na sa akin. Ayan. Hand tight nyo lang, guys. Kasi pag sinikipan nyo yan, hindi naiikot yan. Pag sobrang sikip. Ayan. So, punasan lang natin. Kasi aapaw yung grasa nilagay natin eh. Ayan. Then, sa kabila, punasan din natin. Ayan. Paalala lang guys, hand tight muna, hand tight. Ibig sabihin, kamayin nyo muna. Then, saka natin lagay yung lock. Ito yung lock. Meron yung ngipin guys, oh. Yan yung kakapit dun sa tinidor. Yan. Mayaw yata. Yan. Ako guys, ah, sa akin, hand tight lang. Ibig sabihin, sisikipan mo lang gamit ang iyong kamay. Ayan. So, pag sinikipan mo na yan gamit kamay, okay na yan. Para sa akin, di na matatanggal yan. Tapos, kabit lang natin to. Yung ito, totong parang ano na to, nakalawit. Nakaharap yan sa hubs, guys. Kakapit kasi sa tinidor yan eh. Tapos, pwede na natin ibalik. So, napakadali, di ba guys? Ito yung sinasabi ko sa inyo yung lawit guys oh. Yan. Ilalak niya yung tinidor. Ayan o. Tapos ganun din sa kabila guys. Kung ganun, kung paano yung ganyo ginilagay yung lock, ganun din. Tapos okay na. Then, sigipan lang natin. Ayan. So okay na. Ang ating front hub. So, sana may natutunan kayo guys sa video nito. Medyo maiksi lang. Ayan. So, kung meron kayong gustong itanong, ayan. Sasagutin natin yan nakabot na makakaya. Basta alam ko. Ayan guys. So, ganito na lang guys. Maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo. Ayan. Kita kiss tayo sa susunod na video. Maraming salamat. Road to 7,000 na tayo guys. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Paalam, bye-bye.